Hello guys, so sa video natin ngayon, ituturo naman namin sa inyo kung paano natin ma-install yung Optus firmware para sa SmartBro Home Wi-Fi R281 modem. Okay, so tutok lang kayo para sa kabuang tutorial. Okay, so sa ngayon, hindi natin siya magagawa via smartphone, ano. So gagawin natin siya via PC or sa inyong desktop computer. So kailangan kasi natin yung mga application para ma-install natin siya, ano, sa ating modem. Okay, so punta po tayo sa ating computer. Okay, so dito, meron po kami pre-provide na mga file. Nilagay na namin siya, no, sa isang folder. So ito po yung laman ng folder. So yung download po niyan, yung download link, nasa description lang po ng video nito. So paki-check na lang po, and then paki-download na lang siya, no. So naka-RAR file po yan. Kailangan niyo na ng WinRAR application para ma-extract niyo yung file, no. So pagka na-extract niyo na po siya, folder po siya, ganito siya. And then pag in-open niyo yung folder, ito po yung laman. Okay, so ito yung mga files na kailangan natin, ano. Okay. So una, ang gagawin natin guys ay install muna natin itong WinSCP. Okay, so ito muna yung unang gagawin natin. Install natin siya sa ating computer. Okay, so once na-install na, so ito po yun, na-install na natin siya. I-open natin siya, no? Open natin siya. And then, mag-required po siya ng login. So sa file protocol, pipiliin natin guys ay SCP. And then sa hostname, ang ilalagay natin dito ay yung ating IP address ng ating modem. Okay, so yung 192.168.1.1. And then sa port number, okay na po yan, 22. Then sa username, type natin root. Tapos yung password naman, root din, ano. Tapos login. Okay. So ganito ang lumabas sa atin guys, network error, connection to 192.168.1.1 refuse. So connection refuse po tayo. So pagka ganito po ang lumabas sa inyo, ganito po ang gawin niya, no. So close muna natin siya. Meron din time pa na file sa folder na PuTTY, ano, PuTTY application. So i-open niyo po muna guys itong PuTTY, ano. Yan, okay? Tapos, i-type natin dito ulit yung IP ng ating modem. So, pagka-connect, gagawin nyo to guys, kapag connection refuse po ang lalabas sa inyong WinSCP, ano, kanina, kagaya kanina. So, type natin ulit yung IP address, yung 192.168.1.1, okay? Tapos, piliin natin yung other, and then telnet, tama na yan, ano, support automatic magbi 23 po yan pag pinili natin yung other. And then tap na lang natin, click na natin yung open. Okay, so ganito po yung lalabas niya. Dito sa CPE login, makikita nyo po yung login details dito sa my command. Kasama pa rin po siya dun sa folder na pre-provide namin, ano. So i-open nyo yung command note file. So ito yun, ano. Yan. So naka-note naman dito guys, if connection refuse sa WinSCP, follow the step below. Okay, so open nga natin yung PuTTY application. So na-inputan natin ito, no. And then dito na tayo sa may CPE login. Ang sabi dito, ang CPE login natin ay root. Okay, so ilalagay natin root. Then sa password, ito yung password niya, no. So please take note guys, ito pong guide na ito, magagawa nyo lang po ito pagka nasundan nyo po yung mga previous video namin regarding sa pag-open line sa ating R281 at saka ito sa mga band locking, ano. So be sure na yung mga previous video namin ay nagawa nyo po para magawa nyo din itong tutorial na ito. Okay, so panoorin nyo lang po yun guys bago nyo gawin ito. Okay, so nag-time out yung ating PuTTY, ano. So ulitin natin, ano, kasi nawala siya, nag-time out. That one. Tapos, other. Okay, so 23, telnet. Open natin ulit. So, root ang nakalagay. And then, sa password, copy-paste na lang. Para hindi na kayo magkamali. And then, i-right-click nyo lang po sa PuTTY.
automatic mapipaste na po yan pagka ni-right click nyo. So, hindi man siya lumabas, after natin i-right click, i-enter nyo na lang, kasi pinapaste na po yan. Okay, so connected na tayo, nakapasok na tayo sa ating modem. Ano. So, dito guys, ang next na input natin ay itong first code na nilagay din namin. Ano. So, i-highlight nyo lang po ulit, copy nyo lang. Yan. And then, balik ulit kayo sa PATI. So, right click nyo lang po ulit. Yan, mapipaste na siya. And then, enter. Okay? So, dapat guys, ang response po dito ay okay. Yan, kung makikita nyo po, nakalagay, setting response okay. So, ibig sabihin, input natin ng tama yung ating code. So, yung second code natin, ito po. Itong passwd. So, copy nyo. Paste. Enter ulit. Okay, so new password natin. Ayan. Changing password po. Okay, so babaguhin kasi natin yung password para makalagin tayo sa WinSCP. So nakalagay dito, changing password po root. Okay, so new password lagay lang natin guys. Root. So hindi siya nakikita guys, ano. So okay lang yan. Enter nyo lang. And then retype password. So root ulit. Okay. So na-change na natin siya. Sabi dito guys, bad password too short. Kasi root nga lang ano. So, pwedeng habaan na lang natin yan. Nasa sa inyo na po yan. Pero itry na lang din ninyo kung gagana ano. Pero root gagana po yan dapat. So, after po yan, so nakalagay na dyan, password po root, change by root. Okay, so nakalagay niya dyan. So, na-confirm niya na na-change na yung password na root din ano. So, yung ating password na bago ay root na. Okay, so yung third code, input na lang po ito, copy na lang. And then, right click ulit, tapos enter. Okay, so okay na po yan, ano. So, ito guys, ginawa lang natin to para makalagin po tayo dun sa ating WinSCP gamit yung password na root. Okay, so once na okay na po, exit nyo na lang. And then, close na lang po ito. And then, balik tayo sa WinSCP. So, ito po yun, ano. So, open natin siya ulit. And then, itry ulit natin, ano. So, SCP, tapos yung IP, 192.168.1.1. So, since na nabago na natin, guys, yung kanyang password, itry natin siya ulit. So, kanina hindi gumana, ano. Nilagay natin dito, root. Username, yung password ay ganun din, root. Pero nag-connection yung refuse tayo. So, pagka-connection yung refuse yung mangyayari, ganun po yung gagawin nyo, no? Doon sa PATI application. So, kagaya nyan, itatry natin ulit, mag-login. Okay, so yan, nakalagin tayo, no? So, pagka may gantong lalabas, guys, i-click nyo lang po yung yes. Okay, yan, nakalagin tayo, no? Sa WinSCP, kasi binago natin yung password. Doon sa ating application kanina. Okay? So, dito po, sa may left side, ito po yung ating computer. And then, dito naman sa may right side, ito naman po yung ating modem, ano? So, ang gawin natin, guys, hanapin natin dito sa may left side, sa ating computer, yung ating file. Kung saan natin dinownload, ano, yung ating file. So, nasa desktop siya. Ito, no? Yan, okay. So, ngayon, ipipaste natin ito. Ito po yung firmware. So, dapat yung extension natin ito, guys, ay TGZ. Okay, TGZ. Ayan, ano? So, please take note. So, hindi wala naman natin binago na dyan para diretso na lang ikakopy nyo. So, ikakopy nyo po ito. Ipipaste nyo po sa, so, open natin yung sa modem. Dito po sa may TMP folder. Ang ating modem, ano? So, open nyo yan. And then, dito nyo po i-paste. Okay, so, bali, dito natin siya i-paste sa TMP folder ng ating modem. Okay, so, i-copy natin to, itong Optus ng firmware, copy, and then, right-click lang natin dito, and then, paste. Okay, so, pag ganito dalabas, okay lang natin siya. Okay, so double check natin. Ah. Okay, so ayan na guys, nakopy na siya sa ating TMP folder ng ating modem. Okay, so balik tayo sa may taas. And then, puntahan natin yung www folder. Tapos data.
Tapos, bukay muna natin itong password. Kasi ito yung password na default ng nakalagay, ano? So, bukay natin siya. Delete lang natin. Yan. So, once na nabura nyo na, at na-paste nyo na, okay na po yan, ano? So, balik na tayo sa ating Patty application. So, ito po yun. So, open natin siya ulit, guys. Yung Patty. So, lagay natin ulit yung ating IP address ng ating modem, ano? Okay. So, other port 23, telnet. Then, open. Okay. So, mag-login tayo ulit. Okay. So, dito pala guys, sa login, CPE login, since binago na po natin yung password ng ating modem sa kanyang, ano no, sa kanyang OpenWrt, bali, root na po yung gagamitin natin dyan. Kasi kanina, ang ginamit natin ay yung dati pa pong password na $password143. So, since binago natin kanina, ginawa natin root na yung password, so yung ilalagin nyo na dito sa Patty application ay yung bago na pong password. So, yun po yung root na in-input natin. So, ang CPE login na bago ay root, and then yung password ay root din. Okay, so para makapasok kayo. Okay, so once na nandito na kayo guys, nakapasok na kayo, i-open nyo ulit yung command po, command notepad na na-provide namin sa folder. So, scroll down nyo lang po, ito na yung input nyo na bagong code. Ano yun, oh. So, copy nyo to, code na to, scroll down nyo lang, tapos copy, sa pinakababa siya, tapos balik sa Patty application, right click nyo lang po, and then enter. Yan, okay. So, kung makikita nyo guys, nag-install po yung ating firmware na sa ating modem. So, ganyan po ang mangyayari niyan pagka na-install nyo ng maayos yung firmware. Okay. So, once okay na, mag-stop naman yan, and then pwede na natin siyang exit. Okay. So, ngayon guys, i-open natin yung ating dashboard. Open natin, ano. Yan. Okay, so kung makikita nyo guys, nabago na po siya. Okay, nabago na siya, no? So, ngayon guys, itry natin siya i-login gamit yung default password. So, smart draw, no? So, yan. Hindi tayo makalogin. Ang ginamit natin dyan guys ay yung default password dito sa baba ng ating smart draw. So, hindi siya gumagana, no? Yan. Kita ko ulit guys, ha? Ulit po natin, ha? Type natin smart draw. Okay, so ayaw, ano. So, ito kasi yung sinasabi natin kanina na yung password pa niya ay iba sa firmware. So, babaguhin po natin yan. So, gawin natin guys, close muna natin to. Balik tayo ulit sa ating WinSCP. Okay? So, nakalagin pa rin naman tayo sa ating WinSCP. So, ang gagawin natin guys, dito pa rin sa ating folder na pinovide namin, may mapapansin kayo dito na PSWD sa password. Ito po yung bagong ika-copy natin doon sa kaninang binura natin, ano, sa may data folder. So, balik lang po kayo dito sa WinSCP. So, pwede hindi nyo naman i-close. I-copy nyo lang po ulit itong PSWD of password. Yan, ano. So, i-copy nyo po yan. Ayan, copy nyo, no? Dito natin, copy, and then, ipipaste nyo po siya sa may data. So, i-up ko lang guys, para hindi kayo malito, no? Okay, so pagka-clinic nyo yung modem nyo kasi, dito, ito yung unang lalabas sa folder, no? Tapos punta kayo sa may www na folder, and then data, tapos dito nyo ipipaste, tapos okay lang. Yan, okay. So, yan. Na-paste na natin siya, no? So, ngayon guys, itatry natin ulit mag-login. So, i-close na natin to. Okay. Close na lang. Tapos, balik kayo sa dashboard. So, itatry natin ulit mag-login ulit tayo sa dashboard. So, ngayon, itry natin yung default password ulit. No? Smart. Draw. Yun. Okay. So, gumana na siya guys gamit yung default password ng ating Smart Draw R281. Okay? So, ganun lang guys. Kanina hindi tayo makalogin kasi hindi pa natin napipaste.
yung bagong password, ano, yung default password talaga niya. So, nung na-paste natin siya, at trinay natin at yung smart po password, gumana na po. Okay, so ngayon, pwede na niya lang ilagay yung bagong password na gusto niyo. Okay, so, halimbawa, pass smart po 1. Fill upan niyo lang kung ano gusto niyong password. Nasa inyo na po yan. Okay, tapos save. Okay, so mag-reconnect tayo guys, ano? Since binago natin yung ating password. Okay. So, refresh natin lang. Okay, so pag na-refresh na, i-type nyo na po yung bagong password na in-input nyo. Tapos, sign in. Yan, okay. So, kung makikita nyo guys, naka-Optus firmware na po tayo. Okay. So, offline pa rin po yan. Kung nasundan nyo yung dating offline tutorial namin, ang gamit natin dito, kung makikita nyo, GOMO. Yan, may signal po siya, 4G LTE. GOMO, Cellular Network Mode LTE, 4G LTE. Okay, so, yan, nakikita natin device model dito, R281. So, para po ito sa version 5.2, ano, basta kung nasundan nyo po yung mga previous video namin, magagawa nyo po ito successfully. Okay, so yung kagandahan po ng firmware na ito, itong Optus firmware, so pakita lang natin, ano, kung pupunta kayo sa may internet, yun nga, maliban sa mayroon siyang channel and band, ayan, ano, may channel siya, tsaka band locking, meron din po siyang change IMEI. Okay, so ito po yung kagandahan nito. Pwede kayo mag-change IMEI gamit lang itong dashboard na to. Dito na kayo mismo mag-change. So, may code naman dyan. Ika-copy paste na lang po yan. Tapos, isend nyo dito. Yan, ano. So, halimbawa, step 1, copy nyo na lang para ma-delete. Paste nyo dito. And then, ano po gagawin nyo? Paste nyo dito, send. So, ganun siya kabilis. Ganun siya ka-convenient, ano. Kung mag-change kayo ng IMEI. So, yung change IMEI po kasi ginagawa yan para mapagana natin yung Unlay Data 599 sa ating mga rocket SIM. So, para mapagana nyo yan sa inyong R281 modem, eto po yung gagawin yung change IMEI. Okay? So, maliban sa may band locking na siya, meron din po siyang change IMEI. So, eto po yung kagandahan yan guys. Yan. Okay? Okay. So, yan guys. Nagawa natin siya ng successfully. No? Nagawa natin ng maayos. And then, please take note lang po na ito pong tutorial na ito, itong Optus firmware, ay hindi po siya permanent. Yun lang yung disadvantage nito. Hindi po siya permanent. So, kapag ka nag-reset po kayo sa inyong modem, sa inyong R281 modem, mawawala po yung kanyang firmware. Babalik po siya sa dati, ano. So, halimbawa, gawin natin guys, ano. Try natin, ano. So, try muna natin guys, i-off yung ating modem. So, para makita nyo kung ano yung kalalabasan pagka nirestart natin yung ating R281 modem. So, i-on natin ulit, ano. Okay, so, lahat may signal na, no? Signal bar. Then, may data connection na. So, ngayon, i-try natin, guys, i-refresh yung ating dashboard. Okay, so pagka turn off and turn on, hindi po mawawala. Yan ano, so i-login natin ulit kung talagang na-undon pa rin po, yan. So pagka turn off at saka turn on lang yung gagawin nyo sa inyong modem, hindi po mawawala yung ating Optus firmware. Pero pagka once na i-reset nyo na po, to factory default settings, yun po yung pipindutin natin yung reset button yan, no, sa likuran. Ito, dito. So, pagka ito, nag-reset na kayo at pinindot nyo yan, or nag-factory reset settings po kayo, babalik na po siya sa dati. So, dito po yung sinasabi namin ito. Pagka ito na po ang ginawa nyo, restore factory settings, babalik po siya sa dating original firmware nyo. Okay? So, halimbawa, gawin natin, ano, try natin, ano, para makita nyo guys. So, restore natin siya. Okay, so nag-reset na tayo, nag-restore to factory settings na tayo, no? May mga signal na. So, kung makikita natin guys sa ating dashboard, ayan po, no? Bumalik na po siya sa dati.
So yun po yung sinasabi namin na pagka nag-reset kayo or nag-restore to factory settings kayo, babalik po siya sa dating firmware nyo. Okay, so yan yung dating firmware natin kung mapapansin nyo. So, nawala siya guys, ano? So ilagay natin. So, try muna natin. Okay, so ilagay natin guys para makita nyo yung itsura. Yan. Okay, so makikita nyo guys, bumalik po siya sa dating firmware. So ito po yung previous firmware natin dun, na gamit namin dun sa aming mga previous tutorial din, ano, sa pag-open line. Pagka bumili kasi kayo ng smart home wifi na ganito yung tsura, hindi naman din ganito yung tsura ng original na firmware niya. So since na in-open line niya natin siya, nabago siya, no? So nabago din siya na ganito. Pero hindi na nga siya Optus firmware. Once na nag-reset or nag-factory reset settings kayo sa inyong modem. Okay, so pagka nag-restore factory settings kayo, babalik siya sa dati. Okay, so para po mabalik nyo sa dating, para mabalik nyo sa Optus firmware ulit, gagawin nyo ulit yung tutorial na ginawa natin kanina. No? So ganoon lang po ulit, buksan nyo lang ulit yung WinSCP, tapos i-flash nyo lang po ulit. Okay, so buksan natin yung WinSCP. Ganun lang ulit ang gagawin nyo guys, 192. Tapos yung username tsaka password, root na rin yan, hindi nyo na kailangan ulitin. Okay, so okay na yan, so i-copy nyo lang ulit, gaya ng sabi ko, i-copy nyo na lang ulit. Tapos, i-paste nyo sa TNP folder. Okay nyo lang para ma-paste. So, once na-paste na, pwede na natin siya i-flash. Close natin to guys, no? So, i-flash natin siya ulit sa PuTTY. Install natin ulit, ano? Other. So, telnet login, guys. Tapos, login ulit. Tapos, i-copy paste na lang ulit yung kanina ang ating code. Ito, no? So, kanina ayaw kasi nga nag-reset siya, no? So, nabubura din. So, right-click na lang and then install. Ayan, mag-install po siya ulit yung ating Optus firmware sa ating modem. Okay? So, ganun din guys, pagka nilagin nyo yung dashboard na yan, yung password niya, i-copy nyo din ulit. Okay, so, exit nyo na lang. Pagkatapos niyan. And then, next ay yung password, ano? So, close natin siya. So, i-app lang natin to, tapos i-copy natin yung password. Okay, para doon naman sa password niya. So, punta kayo sa my www folder, data, tapos delete nyo muna to. Tapos, paste. Ayan. Para sa password naman. So, once na paste na, okay na po yun, i-close nyo na. Tapos ngayon, buksan na natin ulit yung ating dashboard. Okay, so yan, Optus firmware na po siya ulit. Okay, tapos yung password, since na sinabay na natin, pinaste na natin, yung default password na po yan, na smart bro, para makalogin kayo. Yan, okay. So yan guys, lagay nyo lang ulit yung bagong password nyo. Okay, save. Tapos reconnect natin, ano, sa bagong password. Tapos skip. Ayan, skip natin. Okay guys, so yan po, working siya, no? So gagana siya guys, kahit na i-off, turn off, turn on natin yung ating modem, hindi mawawala yung Optus firmware. Pero pagka once na mag-reset po tayo ng ating modem or factory reset settings, mawawala po siya, babalik po siya sa dating firmware nyo. Okay? So sana guys, nakatulong po itong video namin kung paano natin ma-install yung Optus firmware para sa SmartBro Home Wi-Fi R281 modem. Okay po. So, kung sa tingin nyo po, nakatulong po ito, please click the like button and subscribe po sa aming YouTube channel para sa mas marami pa pong video tutorials. Thank you po for watching.